Ayan, ipagkaloob na po natin kay Pastor pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po. Happy Sunday po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating po mga kapatid dyan. Makulimlim ang panahon. Ayan ang maganda. Hindi masyadong mainit, di ba? Huwag lang din sana ang uulan ng malakas. So ang ating pag-aaralan ngayon, mga bata ang layunin ng espesyal na pangangalaga. Teka. Ano na pala? 28 na pala ngayon, ano? Kahapon pala yun. Buti na lang. Nakita natin ulit. So, 28. Isang mensahe sa mga anak. So, ito yung ating pag-aaral. Isang mensahe sa mga anak. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito na inyo pong binigyan kami ng mabuting umaga. Binigyan niyo po kami ng panibagong lakas. Amin pong dinadalangin, O Diyos, ang amin pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami na amin pong maintindihan ito, O Lord, at kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito, sa Efeso 6, 1 and 2, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. So, bagamat itong utos na ito, na igalang ang iyong mga magulang at ang iyong ama at ina, ngayon, ang utos na ito ay panglima, di ba? Kasi pang-apat yung remember the Sabbath day to keep it holy. Bagamat ito yung panglimang utos, yung igalang mo ang iyong mga magulang, ito naman ang utos na may ito naman ang unang utos na may pangako. Yan, may pangako, mga kapatid, ang utos na ito. At ano po yung pangako na ito? Buhay na walang hanggan. Ang pangako ng utos na ito ay mahabang buhay. Yan, mahaba ang iyong buhay. Magkaiba yung buhay na walang hanggan sa mahaba ang buhay. O, kasi yung ano mas mahaba? Yung mahaba yung buhay o yung buhay na walang hanggan? Siyempre, buhay na walang hanggan. Kay Jesus lang yon. Yung mahaba ang buhay, ibig sabihin, hindi ka agad mapapahamak. Yung hindi ka agad mapapahamak. Hindi totoo yun na kapag mabait ka, kukunin ka na agad. Kukunin ka na agad ni Lord. Hindi po ganun yung mga kapatid. Kaya marami nagpakasama kasi sabi ang masamang damo, matagal mawala. Hindi ganun mga kapatid. Mahaba ang buhay ng mga magalang sa magulang. Sabi dito sa mga makalangit na dako, pinayuhan ng apostol ang mga anak na sumunod sa kanilang mga magulang sa Panginoon na maging matulungin at masunurin. Pero ngayon ang mga bata, kung dati daw tinititigan ng titigan lang daw sila ng magulang, ay susunod na agad sila. Pero ngayon, ay lumalabas na yung litid kakasunod, ay kakautos sa mga anak, hindi pa rin nagiging matulungin, hindi pa rin nasunod. Dahil sasabihin ay wait lang at nagse-cellphone pa, di ba? Ang tunay na mga umiibig sa Diyos ay hindi ipipilit ang kanilang gusto na magdadala ng kalungkutan sa kanilang sarili at sa iba. So, kung tunay tayong umiibig sa Diyos, magiging masunurin tayo sa Diyos. At ang pagiging masunurin sa Diyos, ang ibig sabihin nun, ang mga anak ay magiging masunurin sa magulang para sa ating Panginoon. Yung pala yun. Magsisikap silang katawanin si Kristo sa karakter. Gaano kahalaga ang isipan na ang mga kabataang nakikibaka laban sa kasalanan, nananampalataya at naghihintay at nagbabantay na pagpapakita ni Kristo. Ayan, sabi dito, na nagpapasakop sa otoridad ng magulang at nagmamahal sa Panginoon ay makakasama sa umiibig sa kanyang pagpapakita at katatagpuin siya sa kapayapaan. Yun ang pinakamaganda. Yung pong nagsisik ng otoridad ng magulang ay mga kabataang handang maghintay sa pagdating ng Panginoon. Yung pala yun, ano? Yung pala yun. Ibig sabihin kasi kapag ka nasunod ka sa magulang mo, yung karakter mo ay maganda rin. Kasi parang hindi gaganda ang iyong karakter, masunurin ka nga sa iyong magulang. Di ba? At ito yung gusto ng ating Panginoon. Kasi yan ang utos niya, di ba? Panglimang utos niya yan. At yan ang unang utos na may pangako.
kalooban ng Panginoon na sundin ng magulang. Eh, paano kung hindi naman mananampalataya? Paano kung hindi mananampalataya at hindi in line sa kalooban ng Panginoon? Well, ang 10 utos na yan, mga kapatid, o yung utos na yan na igalang mo ang iyong magulang, yan po ay applicable lamang sa mga mananampalataya ng Panginoon. No? Ibinigay lamang po ang 10 utos dun sa mga nakalaya galing sa Ehipto. Ibig sabihin, sa madaling sabi, yung Egypt, kumakatawan sa kasalanan, yun lamang pinatawad ng Panginoon, yun lamang inligtas ng Panginoon, yung mga nananampalataya lamang sa Panginoong Diyos. Sa panahon natin, applicable ang utos na yan, na igalang ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin, ang context niyan, kaya sinabi ng Panginoon na sundin ang magulang, ang sinusunod na magulang talaga dyan, mananampalataya. Hindi yung hindi nananampalataya ang magulang. Yun po yun, mga kapatid. Ano? Eh kasi, sabi ng Panginoong Diyos, igalang ang iyong magulang. Eh, yung magulang ko, hindi naman mananampalataya. O halimbawa, ako lang yung nabinyagan sa pamilya ko. Walang Adventist, sa madaling sabi, sa pamilya ko. Eh, gusto kong magsimba. O eh, yung magulang ko na hindi mananampalataya, ayaw akong pasimbahin. Eh, sabi ng Bible, sundin daw ang magulang. Eh, di, nakalalabag ako sa utos ng Panginoong Diyos. Kasi nga, eh, pagka sinuway ko yun, makakalabag ako sa utos ng Diyos. Nasuwayin yung magulang. Pero yung context kasi nito, mga kapatid, na igalang mo ang iyong magulang, applicable lamang dun sa mananampalataya sa Panginoong Diyos. Na, ngayon, kung hindi mananampalataya ang iyong magulang, hindi yan applicable. Dahil inutos lamang yan sa mga nananampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil ang iuutos lamang ng mga magulang sa kanyang anak ay kalooban din ng Diyos. Ayun. Eh, kung iutos sa'yo ng magulang mo, kung hindi mananampalataya, kumain ka ng mga karumaldumal, so hindi kalooban ng Panginoong Diyos yung utos ng magulang na yun. Kasi nga, hindi applicable sa kanya dahil hindi naman siya nananampalataya sa Panginoong Diyos. So maliwanag po, mga kapatid. So ganun po. Kaya, kung ikaw ay mananampalatayang magulang, applicable yan sa atin. Kung ikaw ay mananampalatayang magulang. So, ikaw ay anak na mananampalataya, applicable yan sa iyo. Pero, syempre, makikita natin talagang yung moral law, mga kapatid, talagang nasa puso ng mga tao eh. Napansin ko na kahit na hindi mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, talagang nandoon yung values na nagiging masunurin at magalang sa magulang, di ba? Kahit na hindi mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, kahit na sabi mo hindi nasunod sa utos ng Panginoong Diyos, particularly sa 10 utos, katulad ng mga ibang mga relihiyon, di ba? O, na hindi nila itinuturo na sundin ang 10 utos. Eh kahit na hindi nila itinuturo, yung moral law, ang Panginoon na naglagay sa puso ng bawat tao na yun eh, nandun pa rin yung paggalang sa magulang eh, di ba? Nandun pa rin yung paggalang sa magulang. Pero doon sa mga mananampalataya, idinidiin ito, mga kapatid. Doon sa tunay na umiibig sa Panginoong Diyos, idinidiin ito na maging masunurin sa magulang. Eh ang masakit, mananampalataya na nga sa Panginoon, hindi pa rin masunurin sa magulang. Di ba? Iyon ang problema. Mananampalataya na nga, hindi nagiging masunurin sa magulang. Tatayo ang mga ito na walang batik at kulubot sa harap ng trono ng Diyos at tatamasahin ang kanyang pabor magpakailanman. Nakahubog sila ng mga kaibig-ibig na karakter. Binantayan nila ang kanilang pananalita. Hindi sila nagsinungaling. Binantayan nila ang kanilang mga kilos na hindi sila gagawa ng anumang masamang bagay at pinutungan sila ng walang hanggang buhay. Yan ang pinakamaganda, no? Pagka ang mga bata ay masunurin sa magulang, matatakot silang magsinungaling kasi magkakadikit yan eh. Oh, eh lalo nang matatakot silang magnakaw. Lalo nang matakot silang pumatay, di ba? Oh. Yan po, mga kapatid. Ang hindi lang matawag dito, ang hindi lang makontra at napakalakas na pagkakasala ay yung hindi makontento sa maraming mga bagay. O kahit sino yan, talagang matindian. Yung, kaya yun pang 10 utos eh. No? No, maging kontento sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. Kahit pala nasunod mo yung 9 na utos, talagang yung pagiging hindi kontento
nakatali sa baywang natin, ano, matindi yun. Kaya kinakailangan talaga na maging masunurin sa magulang na sabihin, eh, anak, wala tayong pera pambili niyan. Pagtiyagaan mo muna kung ano ang meron sa iyo, 'di ba? Ang magulang ang nag-guide eh, noong sumunod ng mga utos, mga kapatid. At siyempre, yung mga naunang utos, ang magulang yung nag-guide na huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pala sinabi ng Panginoong Diyos yun na ang magulang ay sundin. Basta't mananampalataya ay susundin. Dahil ang magulang ang nag-i-implement nung mabuting bagay para sa kanyang mga anak. So napakaganda. Kaya mga anak, huwag naman po tayong maging suwail sa ating parents. Di ba? Pribilehyo ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak sa mga pintuan ng syudad ng Diyos na nagsasabi, sinikap kong turuan ng aking mga anak na mahalin ang Panginoon, na gawin ang kanyang kalooban at walhatiin siya. Mabubuksan sa kanila ang mga pintuan at papasok ang mga magulang at anak. So ang mga magulang din naman, huwag nating kalilimutan na sila ay akayin sa Panginoong Diyos. O paano susunod ang iyong mga anak sa iyo? Kung una pa lang, nung bata pa lang, ay hindi mo na sila inakay sa Panginoon. No, hindi mo sila tuloy-tuloy na inakay, kundi sila iyong napabayaan na hindi maakay sa Panginoong Diyos. So mahirap po silang pasunurin sa susunod na panahon. Ayun pala yung mga kapatid, pinakasikreto, no? O yung anak, kasi di ba, ang mga anak, susunod yan hanggang sila ay talagang nasa poder ng magulang. Kapag wala na sa poder ng magulang, may sarili na silang pag-iisip, may sarili na silang desisyon sa buhay. Para pala meron ka pa rin parang control sa kanila at madali mo silang mautusan, madali mo silang mapasunod. Kailangan pala yung mga anak mo ay maging mananampalataya din, no? Kapag kahit na sila may mga sariling pamilya na rin, makikinig at makikinig sila sa iyo. O, malambot ang kanilang puso sa magulang. Bakit? Mananampalataya eh, di ba? Mananampalataya ng ating Panginoon. Bawat pamilyang makakapasok sa siyudad ng Diyos ay mga naging tapat at manggagawa sa kanilang tahanan sa lupa. Yun pala yun, ano? At na ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad na inatang sa kanila ni Kristo. Kaya noong mga unang mga panahon sa Central Luzon Conference na ang programa ay bawat pamilya ay mag-aakay ng isang pamilya, no? Tatay sa tatay, nanay sa nanay, mga anak sa anak. So ang bawat pamilya mag-aakay ng isang pamilya sa Panginoon. So ang pumapasok sa siyudad ng Panginoong Diyos, ang makakarating sa kalangitan ay yung mga pamilya na nanampalatay sa Diyos, naglingkod sa ating Panginoong Diyos. Napakaganda, no? Kung nagmamarcha tayo papunta sa siyudad ng Panginoon, magkakasamang pamilya. Napakagandang picture nun. Napakagandang picture, mga kapatid, na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Doon, pangungunahan ni Kristo ang mga makalangit na guro, ang kanyang bayan sa punong kahoy ng buhay, at ipapaliwanag niya sa kanila ang mga katotohanan hindi nila maunawaan sa buhay na ito. Marami tayong mga tanong, di ba? Marami tayong hindi maunawaan sa buhay nating ito, no? Ako, hindi ko kayang sagutin lahat ng mga katanungan ng mga kapatid, na talagang yung iba, misteryo na lang ang sagot eh. Oh, ibig sabihin ni ang Panginoong Diyos ang makasasagot eh. Ang sabi dito, si Kristo ang mag-aakay sa atin doon sa puno ng buhay. At sabi diyan, si Kristo ang magpapaunawa sa atin ng mga hindi natin maunawaan sa lupa na ito. Yan kaganda, mga kapatid. Siya ang magpapaliwanag sa atin. Kaya atin pong bantayan, atin pong ilagak ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos at lagi tayong sumamba sa Kanya. Dahil siya lamang ang ating tagapagligtas. Sa hinaharap ng buhay na iyon, magtatamo ang kanyang bayan ng mga mataas na edukasyon sa kabuuan nito. No? Ang hinaharap ng buhay. So sabi po dito, mga kapatid, no? Yung edukasyon natin ngayon sa Panginoon ngayon, mas magiging maganda ang edukasyon natin sa Panginoon doon sa langit na bayan. Bakit? Lahat ng mga tanong natin sasagutin ng Panginoong Diyos. Lahat ng gusto nating matutunan, ituturo sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya mas mataas na edukasyon doon sa langit na bayan. Ang kailangan lang gawin ang mga magulang, turuan nila ang kanilang mga anak sa Panginoon. At ang mga anak, sumunod sa magulang, sumunod sa utos ng Panginoong Diyos.
Manampalatay sa Panginoon, sama-sama ang mga mag-anak, ang buong pamilya sa ating Panginoong Diyos na sasamba doon sa langit na bahay. Di ba? Yung mga papasok sa syudad ng Diyos ay magkakaroon ng ginintuang putong ng nakapatong sa kanilang mga ulo. Yaon ay magiging masayang tagpo na wala isa man sa atin ang inaaring lumiban. Yan ang pinakamaganda dyan. Ano? Lahat mayroong putong ng buhay. No? May corona. No, hindi po yan paramihan ng corona kasi sabi eh, kung pang-inggitan sa langit kapag ka, yan po ay paramihan ng corona. So hindi po ganun mga kapatid. Lahat ay mayroong corona. Kasi nga daw kung gaano karami ang nabautis na naakay mo sa Panginoon, ay marami ka rin putong. Hindi po ganun mga kapatid. Kasi ang nagko-convert naman ay ang ating Panginoong Diyos. Ang ginagawa lang natin ay mag-invite, di ba? Aralan sila. Ang nagpa-process at nag-growth, ang nagpapalago niyan sa puso ng mga tao ay ang ating Panginoong Diyos. Yung tinanim nating salita ng ating Panginoon. Yan po yun mga kapatid. Ilalapag natin ang ating mga corona sa paanan ni Jesus at muli natin siyang luluwalhatiin. Walang pataasan doon. Ano? At pupurihin ang kanyang banal na pangalan. Magkakaisa ang mga anghel sa mga awit ng tagumpay. So ang pinakapunto kung bakit tayo ay mayroong corona, mga kapatid, ay ilalagay natin sa paanan ng Panginoon dahil siya ang ating wawalhatiin at wala ng iba. Ang Diyos ang ating itataas at wala ng iba, mga kapatid. Sa pagtugtog ng kanilang mga ginintuang alpa, pupunuin nila ang buong langit ng mayamang musika at mga awit para sa kordero. Yung nang napakaganda, yung walhatiin ng Panginoon, umawit sa Panginoon. Kaya dito pa lang sa lupa, no, sinasanay na natin ang ating sarili na umawit sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi tayo sanay na umawit ngayon, hindi tayo para sa langit na sambahin ng Panginoong Diyos. Hindi ka sanay na umawit sa Panginoon, di ba? Ang buhay na walang hanggan sa syudad ng Diyos ang gantimpala ng pagsunod sa buhay sa tahanan. Yun ang pinakamaganda, no? Yung buhay na walang hanggan. Bukod doon sa mahaba ang buhay, may buhay na walang hanggan pang kasunod kapag kasumunod sa ating pong Panginoong Diyos. At isa sa mga utos niya, paraan ng paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan, eh manampalataya sa Panginoong Diyos. Utos pa rin yun mga kapatid, sumampalataya sa Panginoong Diyos. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan ang mensahe ng banal na kasulatan sa mga anak. Igalang ang mga magulang. Dahil kapag ginagalang ang magulang, direkta nating sinusunod at sinasampalatayanan ang ating Panginoong Diyos. Basta yung magulang natin mananampalataya. Kasi yun yung context noong sampung utos. So, mensahe sa mga anak, number one na huwag kakaligtaan, igalang ang mga magulang. Kasi kung hindi mo igalang ang iyong mga magulang, hindi mo sundin ang iyong mga magulang, paano mo pang susundin ang Panginoong Diyos? Sige nga, kung ikaw ay isang anak. Ibig sabihin yun yung ano eh, gauge eh. No? Hindi mo masunod ang magulang mo, paano kang susunod sa iyong sa Panginoong Diyos? Paano kang sasampalataya sa Panginoong Diyos? Hindi mo nga masunod ang iyong magulang. Diba? At napakaganda ng karakter ng batang masunurin sa magulang. Bakit? Meron din siyang respeto sa ibang mga tao. Pero kung ang bata suwail, yung kanyang karakter din pangit paglabas ng tahanan. Yan yung nang-aaway, yan yung nandurugas. Bakit? Masuwain sa magulang eh. Suwail sa magulang eh. At walang kakahirapin na magandang buhay ang ganung kabataan. Kundi pariwara. Di ba? Pariwara ang mangyayari. Kung ano na lang, kung siya ay makatagpo ng katotohanan, napakaswerte niya. Di ba? Kumatagpuan niya muli ang katotohanan, napakaswerte niya. Pero karamihan na mga suwail sa magulang, magiging pariwara sa buhay, no? Malayo sa Panginoong Diyos. So ito po ang ating devotional ngayong pong umaga. Atin din pong dalangin na ang mga magulang ay sikapin din na talagang mapalapit ang kanilang mga anak sa Panginoong Diyos. So pagpalain tayo ng ating Panginoon, patuloy nating idalangin. So ngayon ay July 28 sa 30 po ay yun po ay meeting, first meeting ng CLPM, no, bagong mission dito po sa
CLC Province Mission. Ayan po mga kapatid. Yan po ang unang meeting yan sa July 30 sa Angeles, Pampanga. So isama natin sa panalangin din ng mga kapatid natin na may karamdaman at ang bawat isa sa atin. So ngayon po ay dadalangin tayo, pangungunan ni Brother Melvin, pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa umaga na ito. At muli nyo kaming ginising, binigyan ng sapat na kapahingahan sa buong magdamag, panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito. At isang magandang paalala para sa aming mga anak na sila ay maging masunurin sa mga magulang. Dahil ito ay mabuti at ahaba ang kanilang buhay. Salamat sa ganitong payo at dalangin namin unang-una. Kami bilang mga magulang ay maturuan namin ang aming mga anak na maging masunurin sa magulang sapagkat ito ay katumpas ng pagiging masunurin po sa inyo. At kaming dalawa bilang relasyon ng ama at magulang ay matututo sa inyong mga gabay at patnubay at magtatagumpay ng mahabang buhay at malusog na pamumuhay sa piling po ninyo kasama kayo na nabubuhay. Kami na nabubuhay sa habang nagaganda at naghihintay sa inyong nalapit na pagdating. Sa magpapatuloy ng aming panalangin, nais namin sama sa panalangin ng mga kapatid na nakikinig ngayon. Dalangin namin ang aming maghapon ay maging pagpapala. At ingatan kami sa anong aming mga gagawin. Bigyan kami ng karunungan na nabumula sa inyo. Makapili kami ng tama at mali na hindi kami masilo ng kaaway sa kanyang mga panunukso. Dalangin din namin ang mga kalusugan ng bawat isa. At ang mga may sakit at ang mga may aming mahanap buhay, pinagkukunan na aming pangailangan maging sapat para kami din naman ay makatulong sa iba. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin yung unang meeting ng CLC mission dito sa lugar sa amin. Patuloy na maging matagumpay ito at maging magandang simula para sa ikabubuti ng bawat isa. Dalangin din po namin ng safe travel para sa pagbabalik ni Sister Julie sa AUP. Ingatan sila at ang kanyang mga kasama papunta roon, ligtas na makarating doon. At patuloy na pag-iingat sa kanilang panandalian na namang pagtira doon habang sila ay nag-aaral. Bigyan niya sila ng sapat na kanilang mga pangailangan. Good health at ang kanilang pag-aaral ay ay lang hindi mapabayaan sa kabila ng kanilang gawain araw-araw. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin pa mga prayer request ng kapatiran. Si Sister Darlene Ira, si Sister Angel Prianesa, ang tatay ni Ma'am Jamie, si Kuya Arman sa kanyang patuloy na recovery at kalakasan. Si Sister Angel, si Sister Ana Rosbel Hermino sa kanyang treatment ay patuloy siyang palakasin ang kanyang pangatawan. Gayun din si Brother Rafael at John Hunsia sa kanilang karamdaman. Gayun din patuloy ang comfort na sa family ni Sister Rhea sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Dalangin din namin ang mga gawain sa aming nasakupan ng nagpapatuloy na BBX at Children's Evangelism. Gayun din yung mga paaralan ng aming Adventist Elementary School sa aming nasakupan na patuloy na pagpapalang ang bumuhos bilang maraming mag-enroll sa mga bata at maraming ma-bless na mga bata at magulang sa aming paaralan. Dalangin din namin ang place to worship dyan sa Santa Rosario na maupisa na maitayo na upang sa ganun magkaroon ng silungan ng kapatiran ng mga bagong binyagan. At ingatan din po sila sa kanilang munting edad sa pananampalataya na maging matatag. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga leaders ng simbahan, mga pastors, elders, mga officers, mga teachers, mga doctors. Patuloy na gumagawa para sa paglilingkod, pag-iingat, palusugan ng aming dalangin para sa kanila. Tapos marami pa silang maservisyo at matulungan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. Kasama ng family ni Sister Emily Makalalag, si Manong John, yung kanyang asawa rin na si Brother Eliseo. Patuloy namin sinasama sa panalangin na
patuloy na samahan ng mag-asawa na ito na hipuin ang Holy Spirit upang sa ganun patuloy na maging makita nila ang inyong biyaya at papala at magpasako po sa inyo ng lubusan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga Bible students, ng mga BBX explorers dito sa aming nasasakupan, lalo na sa Gapan, San Antonio, sa Tabacao at sa iba pang lugar. Dalangin din namin patuloy ang mga family ng mga sumusunod, family ni si Reynard Wenzel Garcia, kasama na si Ruby, si Annie, si Nicolo at si Andre, kasama na yung baby na nasa sinapupunan. Patuloy namang manampalataya ang pamilya na ito at malayo sa anumang kapahamakan. Ganyan din ng family ni si Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie, Eusebio. At ganyan din makilala nilang lubusan ng Panginoon na bilang isang mapagmahal na Diyos, mawain, mapagpatawad at aming dakilang manunubos. Ganyan din ang family ni Sister Melissa Gamboa, kasama na si Melvin. Patuloy niyo pong samahan sa kanilang pang-araw-araw po buhay. Ganyan din ang mga malayo sa kanilang pamilya. Ang tatay ni Sister Joy Valencia, kasama namin sa panalangin. Patuloy na pag-iingat namin dalangin sa kanya. At naway makauwi na siya sa kanilang tahanan, makasama niya ang kanyang pamilya. Ganyan din ang mga katrabaho sa malayo, si Brother Rudy, Sister Aisa, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy, at ang iba pa. Patuloy na pag-iingat ang dalangin namin. At naway sa kanilang mga plano sa buhay, kayo po ang kanilang kasama upang sila ay magtagumpay. At ganyan din dalangin namin ang mga may karamdaman, kalakasan, at nasa recovery time. Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, at Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, Tatay Rudy, Baby Josiah, si Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Peachy, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, Felid Domingo Gucheco, si Brother Lorenzo, Sister Lorna, Brother Munti, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coderes, Sister Elika Eris Santos Rivera, Sister Tina Santos. Siya po ay may malubhang kalagayan, dakilang Diyos. At ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit, kayo pong nakakaalam ng status ng aming kalusugan sa sandaling ito. Naway pagkaloob sa amin ng kagalingan, hindi lamang pang physical na karamdaman, lalong higit sa aming spiritual na karamdaman. Patawad po kami man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.